Hello mga langga, so today is Wednesday, so today yung last day namin dito sa apartment na to, so lilipat na naman kami ng another apartment for 3 nights and then lilipat na naman kami kasi gusto ni Mark na lilipat kami ng lilipat para maiba naman daw, para hindi yung buong ano dito talaga kami, so lilipat kami today. Mag-check out na kami kasi 11 yung check out namin, late check out. So ayan, saglit na kasi yung camera ko na to, nag-ano na yung kanyang screen, gumagalaw-galaw, kaya hindi na, dahan-dahan ko lang. Ayan, ready na kami. Nag-breakfast lang kami para hindi na kami kakain ng lunch, para mamaya na lang kami kakain ng dinner. So anyway mga langga, see you na dun sa lilipatan naming apartment. Yeah. Hello mga langga, ayan, naka-check-in na kami dito sa another hotel. Andito kami for 3 nights, nasabi ko na yun kanina, pero baka mag-extend kami. Kasi sabi ko kay Mark, parang ang hassle naman na lilipat na naman kami ulit. Kasi maganda naman itong nalipatan namin ngayon. Malaki siya. So, i-quick tour ko kayo dito sa apartment bago namin guluhin. Wait lang. So, dyan yung pintuan. Yes, sa labas. Merong kabila. Andito kami sa kabila. Tapos pagpasok mo, ito yung makikita mo. Nice! I like it! I knew! Ayan. Diyan yung living area, merong table dito. Tapos naglagay sila ng isang bed. Hindi naman kami nag-request niyan, pero nilagyan nila. So, that's good. Ayan, si Princess. Medyo madilim. And then, dito sa kabila, kitchen area. Ayan. Malaki nga siya eh. Then, yan, merong fridge dyan. Oven. Microwave. Ayan, parang mini bar siguro to. Ayan. And then, laundry area. Buti naman separate yung laundry area nila. Ayan, kasi maglalaban na naman ako mamaya. Mag-washing naman. Ayan. May ano din sila, dishwasher. Sorry? Milk. Milk. Tapos, ayan, meron dyang study table. Mag-work dyan si Mark mamaya. And then, dito tayo. Wala na dyan. Ano lang naman yan dyan. Parang may mga wire-wire. Tapos, dito yung bathroom. Ayan. Merong bathtub. Ayan, Duran. Wala naman sigurong laman yan dyan. Mas malaki ito kaysa sa kabilang apartment eh. And then, separate yung shower area niya. So, that's good. Para, kasi ako, pag nagbababad ako, nag-shower muna ako before ako magbabad. Gusto ko kasi malinis muna ako before nga, yun nga, magbabad dito. Kasi para magamit pa ni Mark yung tubig. And then, dito sa kabila, dito yung aming room. Ayan, di ba? Mas malaki to kaysa dun sa isang apartment. And meron kaming view. Ayan. And ito yung aming view. Nasa 21st floor kami. Ayan, di ba? At least meron kaming nakikita. And then, ayan. Closet.
Wala namang laman yun dyan. So, I think yun lang. And then, merong balcony. Sobrang namin dito sa labas. So, hindi ko alam kung saan yung may banda dito. Kung saan yung parang mall. Ayusin lang namin yung mga gamit namin and hindi ko alam kung anong gagawin namin next. So, balikan ko na lang kayo mamaya pag tapos na kami mag-ayos. Tulungan ko lang si Mark. Alam mga langga, kakarating lang namin ni Mark. So, nag-walking kami. And then, pumunta kami ng Ted's kasi bumili kami ng bagong camera, yung Canon. Kasi talagang hindi na talaga maayos yung luma kong Canon. Kasi ilang beses na kasing nabagsak yan eh. So, itong bago na to, bibilan na lang namin ng yung case. Just in case na mabagsak na naman, I'm sure mababagsak yan kasi hindi maiwasan yung accident. At least meron siyang cover, diba? So, yun. Kasi kung ipapaayos namin siya, ang mahal din. So, best na bumili ka na lang ng bago kaysa na ipaayos mo tapos magbabayad ka ng mahal. O, diba? Pero yung lumang Canon ko, ipapadala ko na lang yan sa amin para magamit naman nila. Maganda pa naman siya, yun lang talaga. Hindi na talaga siya maano. Hindi na mahigpitan yung screw niya sa may yung screen. Kaya nagganon-ganon. Kaya pag nag-re-record ako, gumaganon-ganon yung screen, tapos yung itsura ko parang hindi ko maintindihan. Kaya pumunta kami ng Ted's. Then, nag-walking kami ni Mark. And now, magluto tayo ng dinner. Lutuan natin sila ng dinner. Ano lang naman to? Ito. Binili namin sa Woolies yung chicken. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Chicken Kiev Bites. Ayan. So, luto tayo. Prituhin ko lang naman ito. Saan ba dito yung naman. Ano lang naman to? Chicken. Basta. Ayan. So, dito kami kakain sa balcony. Yung with a view. Nice. Yep. We should have been here days ago. Yes. Hello. Kain tayo. The real princess. Iit na. Nga, meron tayong good news tonight. So, makaka-uwi kami ng Adelaide sa Friday. Pero, mag-quarantine pa rin kami. Sa bahay. So, yun yung good news. Kasi sa bahay, okay lang na mag-quarantine kami. Pero kung sa hotel, hindi kami uuwi ng Adelaide. Pero yun nga, nag-iba na yung restrictions sa South Australia. Kaya, nag-apply kami kanina ng border pass and na-approve kami after a few minutes. So yun, dahil nga nilagay ko doon na galing kaming overseas, kaya yun yung aming conditions na kailangan mag home quarantine kami sa bahay. Then kailangan din yata magpa-swab. Nakalimutan ko na yung nakalagay doon, pero yun yung good news. Makaka-uwi kami ng Adelaide sa
Friday. At least makakapag ano na kami sa bahay. Okay lang naman sa akin na sa bahay kami mag-quarantine. Ayaw lang namin talagang mag-quarantine sa hotel ng 14 days. Tapos, yun nga, hindi ka din makakalabas, diba? Ang problema din nun, hindi namin makakasama si Mark nun. Kaya talagang dito kami nag-ano sa Sydney. Kasi dito sa Sydney, ano lang, 3 days isolation lang, at least kasama namin si Mark. Kaya andito talaga kami sa Sydney. Pero yun nga, pwede na tayong bumalik ng Adelaide. So, yun yung good news natin tonight. Yun lang, binalita ko lang. Kasi excited na akong makauwi talaga sa bahay namin. Para naman makapag-ano na kami doon ni Princess. At saka si Princess, iniisip ko na ano, para maka-ano na ba siya, maka-adjust-adjust na din doon sa bahay namin. Kasi dito yung routine niya, puro cellphone lang. Pero pag doon sa bahay, syempre, i-ano ko na siya kung ano yung pwede niyang gawin. Hindi ko naman sinasabi na maglilinis siya ng bahay kasi wala naman masyadong lilinisan. Maliit lang naman yung bahay namin. At saka ako naman talaga yung naglilinis. Yung ano lang ba, para ano, hindi siya laging nakatutok talaga sa cellphone kasi dito buong araw siya sa cellphone. Parang sumasakit yung katawan ko sa kanya kasi buong araw nakahiga lang siya. So, pag doon sa bahay namin, tuturuan ko siya kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin. Yung mga ano lang ba, simpleng bagay lang, like ligpit-ligpit lang dyan. So, anyway mga langga, i-close ko na itong vlog. So, yun lang yung ating vlog today. So, bukas hindi ko alam. Wala talaga kaming masyadong ganap dito sa Sydney kasi wala lang. puro ano lang talaga yung ginagawa namin ni Mark. Walking. Kaya parang hindi din ako masyadong nakakapag-vlog kasi wala namang ganap talaga. Pero tingnan ko lang bukas kung mag-ano kami, yung mag-cruise kami, day cruise, or punta kami ng Bondi Beach. So, we'll see tomorrow kung ano yung mangyayari. But yeah, anyway, thank you so much for watching, mga langga, and hope to see you on my next one, and enjoy life and take a good night, mga langga.